Welcome back mga ka-adventure. Tuloy natin ang ating process costing. So part 2, journal entries naman tayo and T accounts. Assume two departments, departments A and B. I will illustrate and explain to you how these raw materials will go through the accounts eventually until they are finished. Kapag ginamit na ang raw materials, paano ba ang entrada? So first, we have this raw materials account or ledger account. Of course, kapag ka nagamit na yung materials, credit yan sa raw materials account. Saan ba yan pupunta? Sa ating flow of costs. Debit yan sa work in process sa Department A. So makita natin. Just a reclassification. Yung isang asset na raw material, mag-credit siya ngayon dito. Magiging debit naman siya ng work in process Department A. Depende kung saan pupunta itong raw materials na ito, pwede rin sa work in process department B. Next. So, illustrating the journal entries, debit work in process department A and work in process department B. Ito na yung ating napag-usapan last time na ang pag-accumulate sa process costing ay per department. Department A, department B. Whereas kapag maalala nyo sa job order costing, yan ay per job. Example, work in process CSU, work in process CBEA, kasi per job. Pero sa process costing, work in process per department. So we credit raw materials. Understood? Next, labor cost naman po tayo, salaries and wages payable. So credit po yan kasi utang. Saan po siya napupunta? Hindi po salaries and wages expense kasi itong account na ito na or gastos na ito ay inventoryable cost or product cost. Makita natin dito siya sa work in process department A. And then kung meron ding ginawa sa department B, direct labor, andito rin siya, debit work in process department B. Okay. Illustrate na natin yung journal entry, work in process AB, then salaries and wages payable. So very easy. Lahat ng mga pumapasok na direct cost, debit yan sa work in process sa bawat department. What about the overhead? Ito kasi lagi yung medyo nagdududa ang maraming estudyante patungkol sa overhead because it's over your head naman nga, o di ba? Kapag ka actual overhead yan, you will debit manufacturing overhead, di ba? So manufacturing overhead or yung ibang mga books or references, overhead control ang ginagamit. Saan yan pupunta? Hindi yan pupunta sa work in process. Kasi ang kapartner ng manufacturing overhead control ay yung mga payables. So for example, you will pay for your water bill, you will debit overhead and then you will credit water bill payable or utilities payable, including na yung lights nyo dyan and fire, sanitary. So lahat po yan ay ma-credit to utilities payable. Kaya ang magka-partner po ngayon dyan is yung overhead or manufacturing overhead applied dito po sa work in process, debit po siya. Dito rin sa kabila, debit. And then ano ang credit? Overhead applied in work in process. Or some other firms are using two accounts separately. So may manufacturing overhead control silang separately, control yan, and then meron pa silang isang T account din na manufacturing overhead applied, and then they will just reconcile at the end of the period. Whatever the difference or variance, pupunta yan sa cost of goods sold kung the policy is directly to cost of goods sold. Pwede rin po yung proration technique. I-allocate nyo yan sa work in process, finished goods, and cost of goods sold. So yun po yun.
But if the problem is silent, diretso po yan sa cost of goods sold. Okay? Now this will be the entry. Makita nyo, work in process, apartment A and B, and then you will credit your manufacturing overhead applied. Ano naman ang mangyayari kung matapos na yung isang work in process sa isang department? Kunyari sa assembly department, na-assemble mo na yung product at pupunta siya ngayon sa finishing or final touches department. Doon po magkakaroon ng reclassification again ng work in process. I-credit mo na yan. So ito yan, from A mapupunta sa B. So ito yon. So nagre-reclassify lang tayo. Debit credit kapag matapos sa kabilang work in process or department, pupunta sa next department, you just credit work in process department A, debit work in process department B. We go to the entry. So this is what I'm telling you, work in process department B, debit kasi dito naman nagagawin yung processing ngayon. Yung work in process department ay tapos na, kaya i-close na natin yung account. So kanina debit siya, credit na siya ngayon. So if you will ask me, what is the balance of work in process department A? Kung wala nang nangyaring production or added this time, zero na. Okay lang. Yung final department wala is department B na. So ready na tayo ibenta. Pupunta na ngayon yung mga goods in process to finish goods. So basically, the flow of course ay the same. Mag-reclassify lang tayo. Minsan nagpinapagod lang natin ang mga sarili natin sa debit and credit reclassification. That's why some accountants na-invento na nila yung backflush costing. Ano nga ba itong backflush costing? Generally, ginagamit ito sa JIT or Just-In-Time Inventory Environment. In short, accounting method that records the cost associated with the producing good of service only after they are produced, completed, or sold. So medyo malabo itong gawin, pero ito ang ginagawa nila minsan sa kanilang katamaran. So dito, work in process, department B. Tapos na yan. Magka-credit na ngayon yan. Pupunta na siya ngayon sa finished goods. Debit naman ngayon. So this will be your asset now. Finished goods inventory. Paano naman ang entries? So you will debit finished goods, whatever the amount, and then work in process department B na tapos na credit. Caution, accountant in training. Ayun, syempre hindi naman tayo gumagawa ng mga products para lang i-store mo sa yung warehouse, di ba? Or you will just consume. Kung konti lang siguro you can consume in your own company, but usually sobra-sobra yan. So paano ngayon yan? E di ibenta na. So this finished goods credited naman siya ngayon. So yung asset mo yon na finished goods inventory magiging cost mo na siya or expense mo na siya to match with your revenue kapag nabenta mo na. I-deliver na ngayon sa buyer. So ganun lang po yan. Kaya nga may kasabihan, all assets eventually will become your expense. Kasi lahat naman ay nauubos, nagde-depreciate or nabebenta. Aside na lang siguro sa lupa kung hindi naman siya malindol or hindi naman siya masisira ng lahar. So this would be the entry, cost of goods sold, debit, and then credit your finished goods. Dati nyo nang ginagawa ito sa intermediate accounting. Up next, procedural steps in process costing. So brace yourself. Natapos na lahat ng mga intro, and then these entries, pupunta na tayo sa mas seryosong aspeto ng process costing. Yahoo!